Lalaki sa UK na aresto para sa mga lolicon manga comics. Kung hindi kayo nakatira sa isang deserted island itong nakaraang 15 taon, alam nyo sigurado na kapag nakakakita kayo ng ganitong imahe na ito ay galing sa Japan. Ang anime ay ang pinaikling salita na galing sa animation at ang manga naman ay Japanese para sa comic book drawing at parehong kilala sa buong mundo ang mga ito. Ang mga titulo na gaya ng Naruto, Pokemon at One Piece ay napakapopular salamat sa estilo ng pagguhit at mga story at plotline na tumatagal ng ilang taon. Pero mayroon ding tinatawag na lolicon manga na ang literal na ibig sabihin ay comics para sa may mga lolita complex. Ito ay mga animations at comic books na may mga drawing ng mga bata na nagsasagawa ng mga aktibidad na mas bagay sa mga nasa tamang edad. Karamihan sa mga imahe at mga aktibidad na nakaguhit sa mga comics at cartoons ay illegal sa halos kahit nasa ang sulok ng mundo. Pero dahil drawing lang ito at walang aktwal na batang napapahamak, ito ay tinuturing lang na isang klaseng art. Pero binago ito ng Crown Court of England nang sinentensya nito ang 39-year-old na si Robul Hawk noong isang araw sa 9 pagkabilangko para sa pagmamayari niya sa mga lolicon images. Suspended ang kanyang sentensya basta't hindi na siya muling magsasagawa ng krimen. Ang mga imahe na nasa kamay ni Hawk ay ang mga batang babae na nakasuot ng Japanese school uniforms habang sila ay nakikipag-sex. Kinuha ng mga pulis ang computer niya noong 2012 at natagpuan nila ang halos 400 mga imahe. Kahit na wala dito ang imahe ng totoong tao, ay nagdesisyon pa rin ng korte na kasuhan si Hawk. Noong 2009, ang Amerikanong comic book collector na si Christopher Handley ang nag-plead ng guilty para sa paglabag sa batas na nagbabawal sa kahit na anong art na nagpapakita ng mga minor de edad na nagsisex at nagkukulang sa seryosong literary, artistic o scientific value. Pero ang mahirap sa batas na ganito ay para itong ideya ng kagandahan. Depende talaga ito sa nakakakita. Gaya ng mga anghel na ito sa fountain na ito. Para sa ibang tao, ito ay napaka-artistic. Para sa iba, mukha lang siyang 2 batang umiihi. At paano na ang cartoon violence? Kapag ginawa ko ito sa isang pusa, siguradong makukulong ako. Pero kung nangyari ito sa cartoons at comics, okay lang, di ba? Paano na mga pelikulang Saw, Final Destination at Scream? Lahat ay may mga high schoolers na pumatay at napatay at sa gitna ng lahat ng patayan ay nakikipag-sex din sila. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang ginawa ng korte sa UK o medyo OA lang ang kanilang reaksyon? Mag-iwan ng opinion sa comments.